Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, Ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, Ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, Ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin at isinama si Juan na tinatawag ding Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat dooy naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha. Pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.
Tumayo na po ang lahat. Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw, sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong gising? Maganda ang paalala sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyong narinig. Isang paalala na nakapagbibigay ng pag-asa. Pag-asa sa mga nadidiliman sa kanilang buhay. Marami sa atin malamang nadidiliman. Marami sa atin malamang hindi alam ang patutunguhan. Marami sa atin malamang hindi naiintindihan ang mga nangyayari. Kaya naman magandang kapitan ang sinabi ng ating Poong Jesus Nazareno. At ang kanyang sinabi, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Sinabi ito ni Jesus noong panahong
marami ang hindi naniniwala sa Kanya. Sinabi ito ni Jesus noong panahong marami ang hindi pumili sa Kanya. Kahit na marami siyang ginawang kabutihan, kahit na marami siyang naipakitang kababalaghan bilang patunay, hindi pa rin siya pinaniwalaan at pinili ng mga tao. Ngunit, kahit ganon, kahit hindi pinaniwalaan at pinili ng mga tao, nanatili siyang ilaw ng sanlibutan. Usong-uso po sa panahon natin ngayon ang salitang resibo. Noon, ang resibo ay kapirasong kasulatan na nagpapatunay sa isang biniling bagay. Di ba? Pag bumibili tayo ng isang bagay, humihingi tayo ng resibo o binibigyan tayo ng resibo. Yung resibo, doon nakasulat yung pagkakalarawan sa isang bagay. Doon nakasulat kung ilan ang binili nating bagay. Doon nakasulat yung halaga ng isang bagay. Katulad na lang kapag bumili ka ng appliances, nakasulat sa resibo kung ano ang pangalan, kulay, bilang at halaga nito. Itong resibong ito ang nagpapatunay na ang isang bagay ay may halaga at totoo. Diba? Yung walang resibo, kung saan-saan lang binibili. Diba? Yung mga totoong bagay, mayroong resibo. Pero ngayon, nagbago na rin ang salitang resibo sapagkat ang resibo ay ginagamit bilang patunay sa isang gawa o isang pagkilos. Maaring ang resibong ito hindi na kapirasong papel kundi isang litrato o video. Hindi lang basta kasulatan kundi isang bagay na magpapaalala sa ginawa o isang pagkilos. Halimbawa, yung pagtulong. Kadalasan, hinahanapan natin ang resibo. Kailangan merong picture na tumutulong. Kailangan merong video na tumutulong. Ito yung magpapatunay na ginawa ang isang bagay. Litrato, video, ano man ito, ito yung tinuturing nating nagpapatunay ng isang bagay ay totoo. Halimbawa, ang pag-aaral o pagtatapos ng pag-aaral, ang resibo nito, diploma o kaya medalya. Yung lahat ng bumoto, anong resibo ninyo? Diba? Yung tinta sa ating mga daliri, yan yung nagpapatunay na ikaw ay bumoto. Ngunit, sa pagkakataong ito, kahit si Jesus ay may resibo ng kabutihang kanyang ginawa, nakakalungkot dahil wala pa ding makapaniwala. Gaano pa kaya kung walang resibo ang ipinakita? Gaano pa kaya kung walang resibo ang mga ginawa ni Jesus? Mga kapatid, ang kabutihan ay kabutihan. At hindi ito magbabago. At anuman ang iyong gawin, lalabas at lalabas ito kahit walang resibo. Ganon din ang kasamaan. Ang kasamaan ay kasamaan. At kahit kailan, hindi ito magiging kabutihan. Itago mo man ang resibo ng kasamaan, sa huli, ito ay
lilitaw. Kung kaya't sa panahon ngayon, tayo man ay nadidiliman dahil hindi natin alam ang ating patutunguhan, hindi man malinaw sa atin ang ating tinatanaw. Tandaan, si Jesus lang ang titignan. May resibo man siya ng kabutihan o wala, hindi magbabago ang kabutihan ng Diyos. Dahil siya ang ilaw ng lahat ng nadidiliman. Takpan mo man itong ilaw, sigurado ito ay lilitaw. Lalabas at lalabas ang liwanag at ito ay nagiging pinakamatingkad kung kailan ito nasa kadiliman. Tandaan, kapag nasa kadiliman, hanapin at puntahan ang ilaw. Si Jesus ang ating ilaw. Siya ang ilaw ng pag-asa ng Diyos sa ating nasa mga sa ating mga nasa kadiliman. Kaya huwag mabahala. Kapag madilim ang paligid, kapag walang matanaw o maunawaan, si Jesus lang ang tignan sapagkat siya ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mapahamak at mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit, pinili natin ang kadiliman o kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay at pag-asa ni Kristo na ating manunubos. Kaya't lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga na maging sa kanyang pinakaabang kapatid, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan na mahihirap na bansa, naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan, manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos, ang lahat ng ating kadiliman at mga bagay na hindi nauunawaan. Manalangin tayo. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Makapangyarihang Diyos, nasa iyong kamay ang aming buhay. Taglay ang pagtitiwala sa iyong mapagpalang pangangalaga. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Thank you.
sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, iyong bayang nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, hinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintog ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranakan namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin.